Walang hiya kang babae ka, isa kang kabit! You have no right being in this hospital! Ma'am! I am out of my hospital now! Ma'am! Pasyente po natin siya! Doktora Santos, pwede ba? Huwag kang makikialam dito. Hindi mo ba alam na kabit yung babae niya ng asawa ni Doktora Enriquez? Ma'am, dati po yun. Pero ngayon nagsisisi na po siya. Ano? Pinagtatanggol mo ba siya? Oo nga pala. Kakampihan mo yung kabit kasi ang nanay mo kabit din. Moira, hindi nga po totoo yun. Bakit po ba lagi nalang pinipilit yun? Huwag mo akong sisigawan, ha? Ikaw, babae ka, kung meron pang delikadesa na iiwan dyan sa balat mo, umalis ka na dito! Ma'am! Get out of my hospital! Get out! Ninang, stop it! Ninang, she's my patient. Bakit di siya pinapaalis? I need to make sure she's okay bago siya umalis dito. You don't have to be nice to her. She almost ruined your family. No, this is not the time nor the place to talk about this. Katie, nakalimutan mo na bang ginawa niya sa'yo? Inahas niya yung asawa mo and that is the truth. Bakit ka nagpapakamartir para sa kanya? Ninang, hindi ko maiwasang magalit sa kanya when I saw her. And then I realized, hindi ko pa pala siya napapatawad. Pero nagbago na siya. She apologized to me. Ayokong gumanti sa kanya for a mistake that she did in the past. Pag gumanti ako ngayon, baka kainin ulit ako ng galit ko and I will never be at peace. Oh, come on. Ninang, lumapit siya sa akin bilang pasyente. Kaya magpapakadoktor ako para sa kanya. I don't understand that kind of thinking. Naging kabit siya ng asawa mo. Nasaktan ka. Paano kung tuluyan nang nawala yung asawa mo, napunta sa kanya? Women like that do not deserve our forgiveness. Kapag sa akin nangyari yun at naging pasyente ko yung kabit ng asawa ko, sasaktan ko siya. Walang yan, kapal-kapal na mukha niya. Nina, as doctors, we took an oath. Primum non nocere. First, do no harm. Kahit pa, sinaktan niya ang pagsasama naming mag-asawa. You should do the same. With Lynette. Dahil matagal na niyang pinagsisisihan ang kasalanan niya sa inyo. Hindi sila masamang tao. Nagkamali lang sila. Well, I'm not like you. I don't believe in such nonsense. Hindi mo masasabi yan hanggat obligado kang sweldohan ang anak sa labas ng asawa mo sa sarili mong ospital. Alam mo, Doc, nakausap ko na yung fiancé ko. Sabi niya, okay lang daw na magpa-opera ako. For my safety and my health, wala na rin daw issue sa kanya kung mawalan ako ng matres. As long as matutuloy yung kasal namin. Doc, finally, nakahanap na rin ako ng lalaking totoong magmamahal sa akin. Kahit wala na akong matres. Katie. Maraming salamat. Kasi tinrato mo ako bilang tunay na pasyente. Hindi. Bilang dating kabit ng asawa mo. Habang buhay ako, magpapasalamat sa'yo. Habang buhay, sana mapatawad mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Congrats.
on finding a good man this time. Pinapatawad na kita. Kasi ngayon alam ko na nagkamali ka lang. Hindi ka masamang tao.